Magandang araw po sa inyong lahat, ng mga taga-subaybay po ni Dagay. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon at naghahanap po ng pwedeng ma-scout at pwede pong matulungan at nagbabaka sakali po na matulungan po sila. Kaya andito po ako ngayon sa Barangay Katsuan. And guys, dito po yung bahay ng minsang nakita ko po na hirap din po sa buhay. Tao po. Magandang hapon po. Pasok. Makapasok na nga po ate. Kasi gusto ko po kayong bisitahin. Kasi nung minsan po nakita ko po kayo ay naglalako po kayo ng kakanin. Napadaan po kayo sa bahay. Ay minsan naisip ko pariyatang wala po kayong ano, kasama sa buhay. Bahay niyo po ito ate? Oo. Sarili niyo po? Nakikitira lang ako sa nanay ko. Ay, nakikitira? No! Ilan po ang anak niyo? No! Apat. Kaso lang, yung panganay ko ay nag-aaral. May anak ako sa una. Kaya tatlong sa huli. Ibig sabihin, bali, ilan po yung anak niyo? Apat. Apat. Ito po yung panganay niyong anak? Ang panganay ko ay nag-aaral. Graduating ng grade 2. Ito yung sumunod sa panganay ko. Graduate ng grade 6. Nasaan na po yung asawa niyo? Wala na, nandun na sa magulang niya. Kailan pa po? Ano na? Masampun taon na. Ibig sabihin, kayo na lang po ang nagtataguyod sa mga anak nyo, ano? Ano-ano naman pong pinapasok nyong hanap buhay para mabuhay yung mga anak mo? Naglalako ng suman at saka nagpapawid pag merong mag-o-order. Tapos ay kung ano, pag may magpapagamas, ayun, nagpapagamas ako. Pag merong magpapaestra ng labada, naglalabada ako. Hindi niyo po nakakausap yung asawa niyo po, niyang ama ng mga bata para sa sustento ng mga anak niya? Hindi ko nakakausap yun. Pag nakakausap ko man yun, laging mainit ang ulo. Saan po yung nakatira? Dito lang din po sa Kapalunga? O? Sabang. Dito rin po sa Kapalunga. Hindi nyo po na ilapit man lang sa barangay tungkol po dun sa usapin na sa sustento. Kasi sa tagal pang hirap po kaya nang walang kasama sa buhay, na walang magtaguyod sa mga anak. Kaya ang hirap po. Katulad niya, nagsusulo po kayo. Ano naman sa akin naman, kaya naman ako, nilapit ko na rin yung sa barangay. Ilang beses na nilapit ko, tatlong beses na nilapit ko, wala rin nangyayari. Isang beses lang siya nagbibigay sa akin. Ano po yun, sa isang buwan, isang beses? Sa loob ng 10 buwan. 10 buwan? Tagal ah. Isang beses, magkano naman po na ibibigay? Ibibigay minsan 1,500, minsan 2,000. Sa loob ng 10 buwan? Oo. Minsan 7 buwan. Minsan 8. Hindi, pare-parehas ang bigay niya sa akin. Grabe. Para ilipasan ng 5 buwan, saka magbibigay ng kaan sa 7 buwan. Nakita ko po yung bubong niya, halos magigiba na po itong ano, itong balko namin, magigiba na, wala kaayos ang bahay namin. Ayun yung naman namin. Yun yung anak mong bunso. Ito yung anak mong bunso. Iyan ang bunso ko. Itong yun bahay ng nanay ko. Kaya binigay na sa akin itong bahay na ito. Ibig sabihin yung magulang niyo, diyan nakatira sa may palay na yan. Oo. Nakabukod diyan sa amin. Yan na lang ang hanap ko ay kung bilibili ng kulit. Meron lang kami may makain. Tapos minsan ito yung dala kong nakita sa iyo na naglalako ka na. Ano yung nilalako mo? Suman. Ito yung malagkit na binibili ko sa tendahan. Tapos? Para gawin kong suman. Yung ano... Ang kala kong suman, yung kanggus.
Hindi, malagkit siya. Ah, malagkit. Binibili ko siya sa tindahan, tapos sinabi ko sa umaga. Kailan mo lulutuin yan? At may palaspas na ako. Ah, manguha ka pa ng palapas. Ako ng palaspas. Mm. Sa bundok, ano? Kaya, minsan, ano, kasi napapadaan din ako minsan dito. Nagpapawid ka din, no? Marunong ka bang? Minsan, hindi lang ako nakakapagpawid pag yung kapatid ko nagpapawid. Kaya, ang gawa ko na lang, maglalako na lang akong suman. Yun ang hanap buhay. Kaya, bali, ilan ang anak nyo pong nag-aaral? Bali, apat. Eh, lahat na sila, ano? Tatlong elementary, isang high school. Magastos po pag ano, mga nag-aaral na yung mga anak. Mabuti naman po at na nasusurvive naman po ninyo yung pang-araw-araw nyo. Yung pangangailangan mga anak nyo, bayarin sa school, yung mga ganyan. Na ano ko naman sa isang pag may malaking kinikita ko, nagtatabi akong palima-lima sa araw-araw sa paglalako. Para makaipon lang ako ng panggasto sa mga bata. Pag oras na malaki na yung ano ko sa katatabi ko, saka ako binubutot yung ang kagasto. Buti kung araw-araw kayo naglalako o may pangpuhunan na panlako, buti hindi kayo nauubusan. Eh, hindi naman. Kasi lang ay pag may nagpapestress ako ng labada, ibigyan ako ng maliit lang. Hanggang 350. Ano yun? May ginagamit kang washing o ano-mano-mano, no? Ang hirap. Hirap yun. Ang payat mo na nga, ate. Parang bainat na sa katatrabaho. Wala akong magagawa at wala naman akong aasahan. Hindi sarili kong kayod. Ayun na. Kikipagtalukan, kikipag-anihan. Pag may mga nagpapani, yun, nag-aani ako. Nag-aani ka rin po ng palay? Nag-aani rin ako sa palay din. Kikipagtalo ka. Kasi may papatalo. Pag wala, kikipag-anihan. Ilang taon na nga po kayong hiwalay ng asawa mo? 10 taon. 10 taon na? Tapos 10 taon ka na rin mag-isa nagtataguyod sa mga anak niyo. Ano po? Sira na rin pala itong bahay mo. Medyo may katagalan na rin. Ano? Parang ano? Kaya ako eh, naawa na rin ako sa mga anak ko kasi ginagapang ko kahit pa paano yung mga anak ko. Napapayang pa ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano yung mga anak ko. Ate, kung sakali po na napapanood po ito, kung sakali po na may tumulong po sa inyo, ano po ang kahilingan na pwede pong itulong sa inyo kahit maliit na bagay? Malaking pasasalamat ko pag ako'y tinulong na ng ipaano ko lang itong mahal. Mapa-repair-repair. Ano po? Malaking bagay na po na itulong sa akin na mapaayos ang tumahit ko. Wala namang ibang tumutulong sa akin. Pag hindi kami lang mag-ina. Ibig sabihin, ano, buhay pa yung magulang mo. Ano, may papa ka pa? May... Wala na akong papa. Ay, yung mama mo na lang, ano? Kulay na lang ako. Ako na lang nagpapagguyod na lang sa mga anak mo pa. Wala tumutulong sa akin. Sa kasi parang nakita ko doon sa kalsada yung mama mo. Matanda na siya, no? 80 na yun. Matanda na talaga siya. Talagang ikaw lang yung pwedeng maasahan, no? Ako lang inaasahan ng magulang ko at kapatid kong lalaki na pipilay-pilay. Alin? Yung binata kong kapatid. Ah, may kapatid kang, ano, may disable? Ako. Nasaan po siya? Eh, siya yun na sa labas. Yung pipilipila, yung, ano ay, yung paganyan-ganyan bagampaan. Yun ay, ibig sabi, pinagsimula lang noon, mag-uling, nabagtaka ng kahoy. Naputol ang buto niya. Nandito nga yung, ano niya, yung grateful niya. Hindi ko alam kapatid na ano yung madali yung kain. O
ko kung makita mo ito. Wala na. Ano na siya? Ibig sabihin, simula nang maputol yung paa niya, hindi na siya makapagtrabaho o makatulong sa inyo. Hindi na makapagtrabaho. Wala na pala. Ayun, nakita mo ba yun? Dito na yun. Ayun, oh. Ayun ang buhay ng kapatid ko. Yan yung maputol ang pala namin, mapuputol ang pala. Ibig sabihin, wala rin po siyang asawa. Dito po siya nakatira sa inyo. Binata siya. Wala siyang asawa. Kasama siya yung nanay ko. Pag maaahon sa bundok, hindi mo naman yung buto ng kapatid ko. Ayun, nag-crack. Nag-crack siya yung buto ng kapatid ko. Ano yan, siniminto? Ano? Siniminto lang yan. Tapos hindi na siya pwedeng magbuhat ng mabigat. Hindi na pwedeng magbuhat siya. Ayan yun siya, yun o yung lalaki ko yun. Kaputi. Kaputi. Ang kapatid ko. Ang gitna ni nakalakad kahit papaano. E di ibig sabihin, pag ikaw yung nagtatrabaho, na papakisayuan mo naman magbantay dito sa mga anak mo. Halimbawa, maglalako ka, maglalabada, magagapas ng sapalayan. Ano, meron kang magbabantay na kapatid ka. Masipag po pala si Ate Emma. Kasi kahit po wala po siyang katuwang sa buhay, ay nagpuporsige siyang mabuhay ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Kasama ang kanyang magulang na senior citizen na. Yun po ang munting hiling mo, ano po, yung mapariper yung bahay nyo. Kahit kaunting bagay, ay napakalaking tulong na po yun sa inyo, ano po. Kaya sana po sa may mabubuting puso ay matulungan po si Ate Emma sa kanyang kahilingan dahil siya po ay nagsusulot na lang sa buhay at walang ibang inaasahan kung hindi ang sarili niya. Ayan po. Nagpapawid man po siya pero sariling bahay hindi po maayos kasi kulang po sa financial. Siyempre yung pawid mo ibibenta mo muna bago para may pambili ng pagkain. Nasaan po yung mga anak niyo at wala po dito? Ay, mga nasa labas. Ay, ikaw po yung nanay ni ano? Anong pangalan nga po niya? Eva. Eva po siya? Eva. Ay, Emma. Ay, ako yung nga naaaway siya. Ano? Hamak mo. Ang hanap buhay niyan. Minsan, nagluluto ng gulay. Minsan, yung kung ano may pinapasukan na lang yan para makon na ang masuportan ang anak niyang pangangailangan. Mapaaral lamang. Tama daw ako ng sabi. Tignan mo yan. Isipin mo yan. Ano ba talaga yan? Ako na halos manyak-nyak niya sa kung ano yan. Batang yan. Kaya ako nakawa yan. Eh, sabi ko, anak, naman manayak ako. Tigil-tigil lang mo naman ako. Minsan, pag nagsusuma yan. Ba, alas nas na. Saka natutulog. Sabi ko, anak, matulog ka naman. At baka ako bumagsak na ang katawan mo. Eh kung mag-aasawa na rin naman siya at yan yan din na mangyari sa kanya pasakit sa ulo, ay tama na yan, mga anak niya. Kaya nga po, hirap na ng buhay eh. Tapos kaya ay... kung wala ka, awawa mga mag-inang yan. Kung wala ako, maygi ako. Kahit pa paano, pag ako nakakakuha ng kwan. Nagkakakuna po sa sinin. Ano po, natulong din po kayo sa kanya? Ano po? Natulong ako dyan. Lalaki ng tulong ko dyan sa mga batang yan. Kaya kung wala kami, wala akong pinagkukuna binubukid-bukid, eh kung paano. Yan, daladala niya yan, okay niya. Saan po galing yan? Sa bundok. Ay, siya po nagkuha? Oo. Tapos may nakita akong palaspas dun, oh. Pang gagawin niyan suman. Ngayon ang ginagawa niya. Kamang ako dyan. Sus, Marisa ka. Talaga, mag-graduate naman ang grade 2. Sabi, anak ko, ano ba yan? Abang hindi ka ako nahihirapan yan. Pagdatating, matabo pa yan. Pag wala kami bigas, isip na naman yan. Ayun naman kapatid, hindi naman makapagkuha ng gaano at yan pa ay pilay. Disgrasya pa ang paanyan. Kaya nga po, naikwento nga po sa akin na putol nga daw po yung paa. Oo, yung buto. Kaya sabi ko, nakakaawa din. Ay, awang-awa yan. Kaya hindi ko, sabi ko,
sabi ko nga rin ko, sana wag naman ako ni Lord na kunin ka agad at kawawa na itong aking mag-iina. Wala pa rin magtumutulong. Wala na po kayong asawa. Yan. Patay na po. Patay na yan, matagal na. Nasa 2003 pa. Namatay yan. Nandun na? Sabi ko yan. Yan, nakakaawa. Yan. Wiggle ka! Ito po ang panganay na anak. Anong grade mo na, Nini? Grade 6 mo. Grade 7 na po. Mag-graduate ka na? Mag-graduate na yan. Ilan taong ka na, Nini? Mga 14 pa lang po sa grade 7. Yan ang panganay. Kasing edad mo si Dagay. Kasing edad mo siya. 13 siya ngayon ay. Yung panganay mo na? 2009 po ako eh. Oo, 2009 siya. November 10 yun, ikaw? October 6. October 6. Ah, magkasunuran lang din sa buwan. Magpalaki ni mama mo. Engis, ang hirap po pala dito ng tabuan. Kala ate Emma kasi tatawid po pala po ng danawan. Nagtabo. Pagdating po namin, nagtabo nga po siya. Alam niyo po guys, kawawa po talaga ang kalagayan ni Ate Emma kasi lahat po ng gawain, lahat nakapasan sa kanya. Sobrang paghihirap niya. Halos namamayat na siya sa kanyang mga ginagawa, mabuhay lang ang kanyang mga anak. Ano yan, tiyo? Puno yan? Puno yan. Bigat yan. Ano po yan? Araw-araw kayong nagtatabo? Oo. Yeah, wala ka pang chinilas, oh. Patingin daw tayo ng iyong tin niya. Ano? Ah, yan ang pambinta mo. Pambinta ko yung... Ano yan? Mga hinog na yan? Mga hinog na yan. Magkano? Pag may maliliit, magkano naman niya? Maliliit na yan. Ano ito? Hindi, yung pang ano yung pagkain na bata. Wala. Magkano yung ano, yung magkano yung ganito? 30 itong malaki. 30? Ito, 25 lang itong ganito. Ganito, 25 yan. Ito yung 25? Alin ba yung 25? Yan na 30. Ang isa. Marami na kasi nagbibingan eh. Parang gamot, bibili nga ng papain. Mabili ako nito ay dalawa yung 25. Mabili ka? Para da, ano, 50. Nay, sinakay nanay ko eh. Kasama pang merendahan. Karamihan ganito ang bunga ngayon. Pero ang dami. Dami ko pang kwantitate. Dito pa mga kapan. Yan, sige ang akit ng mga bata dyan sa ano. Inuugog yung mangga doon ay. Wakan na yung plato doon. Inuutusan mo. Yan, si Tutuy. Ano po? Ayan guys, oh, pinagbalat pa po kami ng pinya. At para daw po matikma namin kung anong lasa po ng pinya na kinuha po nila. Kayo po, kain po kayo. Oh, pinaghanda tayo ng ano ng pinya. Salamat po, yeah, maraming. Palibre para makarating ng Laguna yan. Samantalang maraming pinya dyan. Yung tikpinyahan. Salamat kami. Ayan guys, kain po tayo ng pinya na palibre po sa atin ang pamilyang na andito ni Ate Emma. Natalupan ko niyan sila.
Nung primero pagpunta doon ay nilaglagir pa yan. Di pa nagkakagulo-gulo sila sa samahan. Masabihin ko sa iyo, hilaw pa pala, hilaw pa po alaka nito. Hindi po maasin. Matikman ay hinog na. Sabi sa akin na. Sabi sa akin. Kaya natin tayo mga teacher, Gris! Kaya natin tayo. Ano, may huli ka? Eh, anak mo rin ito? Oo, lalaki. May nabihuli mo. Dito ka. Oh, ano man dala nun? Ay, liputi. Liputi naman. Yeah, kung ano-anong na-harvest ninyo, ha. Basta masipag na, ha. Ayun na. Wow, daming ulam. Ang lalaki. Ang lalaki ng isda. Ah, may pag-uong. Bakit pati pag-uong inuli ninyo? Wala daw ulam. Nagsibad. Ah, nagsibad. Yes, ko. Tumingin ka na ko. Mga nangawil po yung mga bata. Nangawil kung ano-ano na ang kanilang mga ginagawa. Alis yan. Dali ka. Bibi. Titinda ko ng liputin niyan. O sige na, Tutoy. Linisan mo na. At ang may pang-ulam kayo. Yes, Marisip. Malaki pa sa pupo. Malaki pa sa pupo ang isla. Kawawal yung patuha ko. Parang merendalan, liputi. Liputi naman ang kinuha niyan. Kasing edad niyan si Dagay. Ate, alis na rin kami ate. At pag may blessing, balikan ko po kayo. Ano po? Sige po ate. Sige po ate.